Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to do a foundation review, and this is from the Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation Plus Concealer. I'm in the shade 01 Creamy Vanilla. I bought this from Shopee from the seller Girl Love PH. I bought it from her together with this one, Airspun Loose Face Powder. I bought this, guys, because marami akong nababasang good reviews about this. And naku-compare kasi siya sa ano, yung high-end product, yung L'Oreal Mercier. Basta naku-compare siya doon kasi alam niyo naman, mahal yun, di ba? I bought these two items from Girl Love PH, from Shopee, via Shopee. So, yes, I bought this one. So, itong dalawang item ang i-review ko today. By the way, this is a translucent, yung ano niya, shade. Actually, yung gusto kong bilhin is yung extra coverage. But unfortunately, wala pang available kasi sold out na yun. But I will just try this one muna, the translucent. Kasi may nakita rin akong video sa YouTube na nag-review about the translucent lang, hindi yung extra coverage. But still, it's a good coverage pa rin siya. Sinasabi kasi nila it's good for the oily skin. And alam niyo naman dito sa Philippines, sa Pinas, mainit yung panahon. We tend to get oily at always. I'm oily skin, especially from my here on my T-zone. Actually, I'm a combine eh. May times na nagda-dry yung skin ko, but in certain parts lang naman ng face. But oily talaga yung, especially yung sa nose ko, tapos dito, tapos dito. So, babasahin ko yung claims niya. Conceal plus perfect 2-in-1 foundation plus concealer. Medium to full coverage. Lightweight, oil-free formula, long-wearing, water-resistant, and sweat-proof. Sweat-proof. Pausin pa naman ako. So, yung number one is medium to full coverage. So, we'll try that, okay? Hopefully, yung shade is tama lang sa akin. This is creamy vanilla. Okay. The scent. Normal, typical foundation smell. Try natin din ito. Buti naman, tama lang yung color, yung shade. Oh, kasi nag-research kasi ako, guys. So, if you plan to buy online, research muna ng research about sa shade na bagay sa iyo, sa inyo. Kasi ako, nag-base ako sa MAC NC20 na foundation. Kaya yun. So, ito daw yung similar shade ng MAC NC20. But, if wala kayong makompare na ginagamit niyo dati na foundation, you can just read the description of their shades. Like, sinasabi nila na yung ganitong shade is for yellow undertone or pinkish undertone. Di ba may mga ganun dun? So, yun. Search lang. Research. So, this is my first layer. I forgot. Dapat pala sana hinati ko muna yung face ko. Like, yung half side muna yung lalagyan ko. Para makompare ko siya, di ba? Pero, sa coverage niya, okay naman. Naka-cover niya yung mga discoloration. But hindi masyado, parang slight lang. Kaya siguro sinabing medium to full coverage. Kasi baka buildable siya, so try natin. Dagdagan, konti. So baka kasi pag dadagdagan ko, magiging cakey. So hopefully not. Buta ng leeg. Ang feeling. Okay lang. Hindi naman mabigat sa mukha. Parang wala lang. But medyo sticky lang siya. You really need to set it.
So I'm going to set my face with this Airspun Loose Face Powder in the shade Translucent. So, actually, matagal na siya na product. Sabi nga nila, ginagamit daw ito ng mga lola. Mabango siya, pero allergic kasi ako sa mga strong smell. Pero mabango siya, as in. Natatapangan lang ako sa amoy. Naka-scotch tape pa yung ano. May kasama siyang ano, puff. Ito yung ko ng mga ganitong powder. Messy kasi siya i-apply, di ba? Pero, maganda yung curve, ano niya. Nasa-set talaga yung mga makeup. Namamattify talaga yung face. So, I look like a clown. Babalikan ko kayo. I will just finish my makeup for the day. And I'll see you guys later. Hi guys, I'm back. So, I'm done with my makeup for the day. So, this is my makeup today. So, ngayon, naalis kami ng bahay. Marami kaming pupuntahan. So, after 2 hours, I will give an update on how my face will look like. After 2 hours, so this is my face now. But of course, the video quality will be different kasi I'll be using my phone later when I'm taking video kasi mabigat kasi yung camera dali. Kaya I will just be using my phone. So here's my final look, guys, for today. Simple lang, just basic makeup pa rin. But it's not the same from the video I did yung very basic makeup. That's very basic. This is, siguro, not very basic, pero parang basic pa rin, pero medyo level up lang konti. Medium basic. Anyway, so here's my makeup for today, and I will give you an update after 2 hours. So, see you later! Bye! Hi guys! So, it's been 2 hours since kanina sa bahay. So this is my face now. So far, the foundation is good, the coverage is good, and this part on my nose, it's very normal to me. Parang medyo nag-shine konti. It's very normal. But so far, yung dito ko, it's still matte. So, tignan natin later kung ano yung result ng face ko. So, I'll get back to you. Bye! Hi guys, so I'm back. What time is it? Yeah. So guys, it's now 3:25. So it's now 3:25 in the afternoon. So it's been like 4 hours already. But I didn't do retouch yet. Yeah, hindi pa ako nag-retouch. So far, ayan, hindi ko alam kung makikita niyo sa cam. I'm just using an iPhone 6 Plus. I'm just using the front cam. Okay. Yeah. So, you know, diba parang fresh pa rin. So, fresh look pa rin ako kahit ano, kasi ano, galing kami ng ano, Uyanggurin. So, for those who don't know what is Uyanggurin, this is like Divisoria here in Davao. So, mainit. And, yeah. Pinawisan ako sa may noo. Yan. Outdoor. Pero may mga mall din. Yeah. Pinawisan ako konti kasi mainit na. Pero, pinawisan kami ng maraming simo. Pero, yan oh. Okay pa rin yung face. Hindi ako nag-oily. Yes. I'm not oily. Nag-ako rin. Sumisingot yung ilong ko. Ayan o. So, ang ganda. Siguro nakatulong din yung ano, yung powder, yung Airspun. Kasi nga, maraming good reviews yung Airspun. So, I'll get back to you again later. Bye! Hi! So, I'm back here in our house. Kaka-uwi lang namin. Galing sa mga lakad-lakad, and it's now 9:16 in the evening. Yes, it's 9:16. So, ito na yung face ko ngayon. So, as you can see, meron ng oiliness konti.
Pero as in, super konti lang. Slight dito, dito, at dito. Pero dito na part kasi super normal yan sa akin. Ewan ko bakit. Pero mas na-obvious siya ngayon. Pero yung kanina, okay lang. So, obvious na yung oiliness, especially dito. Pero yung dito, dito, parang dewy effect lang. At saka dito, konti. So, ang nag-o-oil is yung dito at saka konti lang masyado dito na part. And dito naman, wala pang slight, very slight. Medium to full coverage. Yes, masasabi kong medium to full coverage. Kasi na-cover up niyo yung mga discoloration ko kanina. And hanggang ngayon ba? Medyo nag-fade lang siya konti. Konti lang naman. So, mga ilang hours ba in total? 11 tayo nag-start, diba? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hours. 10 hours. So, 10 hours lahat. So, diba, okay na siya sa foundation. Kasi wala naman sigurong nagsusuot ng foundation for more than 12 hours. Kasi diba, usually you just put foundation when you go out or when you go to attend some event. And hindi naman umaabot ng 12 hours yung mga ganong event or yung mga lakad mo. So, okay siya. And then, next is lightweight oil-free formula. Yes, a lightweight siya kasi hindi ko masyadong na-feel na meron akong makeup na suot. Though, malagkit siya konti. Pero pag, for ngayon, soft naman siya. Baka dahil din sa ginamit ko na airspun. Nakatulong yung powder na hindi masyadong nag-oil yung face ko. So, baka diba? Kasi maganda din talaga to na a setting powder. One of the best setting powder. Kasi nakukompare nga siya sa high-end na product. Laura Mercier ba yun? Wala pa kasi akong ganun. Pero, eto. Maganda talaga siya. Na-prove ko talaga siya. And hindi pa nga to extra coverage, diba? Kasi lang siya. Translucent lang. Meron tong extra coverage. And then, the third claim is long-wearing, water-resistant, and sweat-proof. So, about sa long wearing, yes, agree ako doon. Kasi nga, until now, my face is still okay. Carry pa rin siya. Though may mga oily part na sa mukha ko. Pero okay pa rin. Kailangan na ng konting blot if you have a blotting paper. But unfortunately, my blotting paper, hindi ko mahanap. Ewan saan ko nalagay. Or baka nilaruan ng mga kids ko. Hindi ko na alam kung saan yung blotting paper ko. Kaya hindi na ako nakapag-blot. And, nga pala guys, hindi ako nag-retouch. I never did retouch or anything na ginawa ko sa mukha ko. I only changed my lipstick. And, tapos na tayo sa long wearing and then water resistant. Hindi ko na-try kung kasi hindi umulan. Hindi ko na-try if water-resistant talaga kasi hindi naman umulan or wala namang pumisip na tubig sa mukha ko. Pero, yung sinasabi nilang sweat-proof, kanina, habang naglalakad-lakad kami dun sa may Kuyang Gurenium, parang Divisoria dito sa Davao, medyo mainit. Hindi medyo mainit. Mainit talaga. So, pinawisan yung noo ko, dito, at saka dito ako pinapawisan eh. Dito, under eye. Pinawisan ako, pero hindi nawala yung makeup ko. Huwag nyo lang i-smudge. Yung hayaan nyo lang mag-dry. Yung parang ganun. Or pat lang. I-pat yun lang ng something. Tissue or panyo or whatever. So, my final, anong tawag yun? Verdict ko tawag yan. So, my final say about this Milani Conceal plus perfect 2-in-1 foundation plus concealer, okay siya. As in, okay siya for long. Okay siya na foundation if you want a full wearing foundation at saka medium to full coverage, okay talaga siya. Pero nasasabi ko yan ha dahil yun yung na-experience ko. Hindi ko alam if sa iba ganun din yung magiging result. So okay sa akin yung Milani na foundation. And then sa airspun, wala akong masasabi. Very, very nice setting powder. One of the best setting powder.
Maybe it's one of my new favorites now. Yung favorite ko kasi na setting powder is yung RCMA. O yung mga ganit, yung mga powdery na bibake mo. Kaya nga lang, ang cons or disadvantage ng mga powder or loose powder, messy lang talaga siya gamitin. Pero, okay naman yung result, di ba? So, at eto, kung iko-compare ko siya sa RCMA, wala siyang smell. Kasi very sensitive yung nose ko sa mga strong smell, kahit mabango. Very sensitive kasi may allergic rhinitis kasi ako. Kaya yun. Eto, mabango siya. I like the smell. Kaso nga lang, natatapangan ako sa smell. Kaya, yun lang. Matapang na smell. Pero, I'm sure, yung iba na hindi allergic, okay na okay sa kanila yung smell ko. So, ayun. Sa product na ito, hindi ako nagkamali na binili ko siya. And, very worth it. Hope you like and enjoyed my review for this two items, the Milani Conceal Plus Perfect Foundation and then and this Airspun Loose Powder, Loose Face Powder. So guys, if you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up, and then if you have any comments or suggestions, ilagay niyo lang sa my comment section below. And Please don't forget to subscribe para naman updated kayo sa mga next videos ko. Diba? Para friends tayo. Ayun, eto na yung face ko. Okay pa naman siya, diba? Carry pa rin yung mukha. So, hope you enjoyed watching and see you on my next one. Bye!